Totoy Golem! Hindi titindig ang balahibo ko sa'yo! Tara! Mangisda tayo! Kahit sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahig, ang mga kamay na may bahid ng galing. Kasama sa buhay na binana, isang maling akala na ang taliwas kung minsan ay tama. Hi, si Marky po ulit from Silver Bullet. Isang magandang maulang umaga sa inyong lahat. Pasensya na po, medyo natagalan bago nasundan yung huling video namin. Medyo naging busy lang po sa pag-aasikasa ng mga bagay-bagay sa FEO. Kaya ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon. Tapos panay pa po ang ulan. So nung tumigil, nakakita ng window of opportunity. Tumakbo na kagad ako sa ranges. Dinala ko na kagad tong baril ng lolo ko. So this is an M3. Or kung tawagin ng iba is grease gun. Sabi naman ng iba is barrel ng sinauna. Kung ano man ang tawag nyo, ang tamang tawag dito is M3 po. Ginamit po siya sa US nung world, nung mga Amerikanong sundalo nung World War 2. Submachine gun po siya considered, and it runs on a 45 caliber na bala. Ngayon, sobrang maraming bagay-bagay dito sa baril na to na most mga bagong shooters ay hindi naiintindihan. Isa na po ako doon. So, ni-research ko pa po itong medyo slightly lang. So, marami pa rin ako mamimiss. So, kung meron man ako mamiss, pagpasyensya nyo na po. Sobrang little time to research. Okay, so, una, bakit siya tinawag na grease gun? So, sabi nung iba, kasi daw nilalagyan ng grease para mag-work. Hindi po yun yung totoo doon. Kasi, kaya siya tinawag na grease gun kasi it resembles yung tool na ginagamit nung araw to grease an automotive. So, yun po talaga yun. Secondly, bakit ganito? Ngayon, kung tatanungin nyo kung bakit ganun yung construction niya, kasi nung time na yun, medyo limited yung pwedeng gamitin to create or to manufacture a firearm. So talagang, kito nyo, may bisagra pa nga siya. Galing yan. Pero yun yung nagpapaka-iconic look sa kanya dahil doon. Ngayon, magkano siya? Kung nung araw, kung nung binuo, roughly around $200 makakapagbuo na ng ganitong klaseng baril. As you can see, sobrang simple yung mechanism niya. Ang safety niya nandun sa may parang cover. Meron lang maliit na hinge. Tapos, para kang mangingisda. Parang meron siyang pangkasa dito. Ma-open bolt. The moment na nagsaksakan ng magazine dyan, at minagazine, kumbaga parang sinalabit mo, that's it. Wala siyang semi-auto, full auto na po kagad siya. So, hindi siya, well, napakaganda at mukha namang napakasarap iputok. Ipuputok po natin to mamaya-maya. Titignan natin how well the gun performs. Ang sabi nung iba, hindi daw tulad ni Thompson, medyo parang mabilis yung putok. Ito po kasi, as they have said kanina or nung mga pinagtanungan kong mga tao, slow rate daw to, kumbaga parang tug-tug-tug-tug-tug, hindi ka tulog ng tut-tut-tut-tut. Bola lang yan. So malalaman natin yun mamaya. Puputok natin siya, tapos enjoy natin yung baril, pinahiram sa atin eh. Okay? Again, si Marky po ulit from Silver Bullet. Hi! Ako po ulit. So ngayon, itatry na natin iputok yung firearm bago po bumuhos yung ulan. So, nagsuot na ako ng safety gears kasi kahit na sinasabi nila na hindi daw maingay, iba na rin yung naka-safety gears tayo. Okay? So, tatry na natin. As you can see, para lang mangingisda, open bolt. Okay? So, naka-open na siya. Tapos, kakarga natin siya ng magazine. Hindi ko alam kung ilan ang kinarga nila dito. Surprise daw. Alam naman natin, hindi ako panatiko ng full auto, so piso-piso shooter ako. Tignan natin kung paano siya magpe-perform. Kokontrolin ko na lang sa pitek ng daliri yung pagiging full auto niya, okay? So ito na, medyo mapatak na ulan, gawin na natin to. Okay. Okay. Dati I used to say, loaded, firing. Kahit open bolt, loaded na po yan.
Firing na po. Okay. As you can see, hindi siya naka-full rate. Kinokontrol ko lang ang paliri at napakasarap. Wala siyang recoil. Tignan pa natin. Tumatama ako sa mga patsyo, sa mga plates. Tapos, ayan. Be careful lang. Okay? Ikot ko lang ha. Alam ko namang naka-open. Okay. Ang magazine release niya ito. So, pagka nagkamali ko ng hawak, nahuhulog yung magazine. So, ulitin natin. Hawak dito or dito, iwasan lang to. Okay, ulit tayo, ulit. Okay, firing. Firing. Hindi nag-feed yung magazine kong maayos. Busin natin to. Okay, firing. Empty. Hammer down. Yun. So, again, what can I say? Kasi medyo World War II pa tong submachine gun na to. At feeling ko kaya siya naghinto ng puto kanina dahil dun sa magazine hindi naiaangat maigi yung mga bala. Pero overall, the submachine gun worked perfectly fine. Sobrang okay. Medyo may kabigatan siya. Walang halos na recoil ang naramdaman. As you can see, tingnan niyo naman yung flip ng muzzle. Okay na okay siya. Though tinry kong sipatin yung rear tsaka yung front sight niya, parang hindi pa rin naman ako tumatama. Pero overall experience na sa barrel, it is such a great firearm. If magkakaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong barrel, I will surely keep one. Kasi unang-una, part na siya ng history natin. Kahit na ano gawin mo, nasa history book na to. Okay, World War II ginamit. And it's still very functional, as you can see. Yun lang, marami talaga siyang features na wala sa mga makabagong barrel natin. Kasi for example, paano ka mag-chamber load? At the moment na mag-open bolt, saksakan ng barrel, kalabit ka, yun na yun. So, wala rin ako nakitang safety other than doon sa cover niya. Kasi, as you can see, meron siyang parang lock dito. Tapos may butas doon. So, pagka iginano mo doon, hindi ka na makakapagkasa. Other than that, wala. Siguro, pagka kinasa ko, ilalak ko naman to. Tignan natin kung makakalabit, ha. Wala din. So, kailangan kong angatin to. Tsaka siya. Okay, so ang safety niya super simple dun sa cover lang niya na nakakabit sa bisagra. Bahala ka sa buhay mo. I might find it funny, pero yun yung iconic na design niya. So isipin niyo, way back then naisip na nilang magkaroon ng safety na yun lang, ganun lang kasimple, dahil lang doon na humaharang dun sa vault na umaandar at sa baba. Yun lang, safety na siya. Sobrang lambot ng magazine release, sobrang lambot ng trigger. May option ka na maglagay siya ng extended butt, tapos pwede mo siyang iatras. What can you say? This is such a great firearm. Hindi ko, usually sa mga vlogs ko, sinasabi ko na kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, buy one. At this condition na sobrang pristine, pwede ka pang mangisda. Hindi, joke lang. Sa ganitong, hammer down, sa ganitong kakasing firearm na ganito ka pristine, wala siyang bulutong and everything and all, feeling ko mahihirapan ka nang maghanap. At kung sakaling makakakita ka, I feel like na
kailangan yung FEO na nahawak mo na LTAP or license to own mo is at least gun collector, kasi para hindi kaya ta papayagan ni FEO na magkaroon ng ganito na hindi ka gun collector. Okay? Again, it's such a rainy Friday morning. Nandito pa rin tayo sa MPSI firing range trying out a iconic firearm na grease gun or M3 na ginamit sa World War II. What else can I ask for? Please continue to watch my vlogs. Again, si Marky po ito from Silver Bullet.